ito ang sasalubong sa inyo. Mas maganda kapag sa taas kaysa dito sa ibaba. Ayan, dyan ako dati nagpicture sa side na to. May train kasi sa loob ng mismong airport. Sky train to Terminal 2. Na-explore Singapore para hindi nyo na need yan tingnan lagi. Nakita ko din tong Aliwang Park Hotel. Hello guys, I'm back again with another video. And guys, sa video na to, pupunta tayo sa Singapore. And nakita nyo naman, itong suot ko na to, ito pa din yung suot ko doon sa Iloilo. Kasi guys, ngayon, andito tayo sa Naiya Terminal 2. Pero, straight from here, pupunta na agad tayo sa Naiya Terminal 3. Kukunin ko lang yung maleta ko. Dahil di ba nga sa Iloilo, wala nga akong dala na maleta. So, let's go! In case na hindi nyo alam, sa Naiya Terminal 3 kasi, meron dong area kung saan pwede mong ilagak yung maleta mo o ipaubaya muna sa kanila at sila ang magbabantay. So, ang bayad doon is 350 pesos per day o per night. I mean, 24 hours. Eh, di ba nga, nagpunta nga ako ng Iloilo for 24 hours, so magbabayad ako doon ng 350. So, yun. Yung mga ganong klaseng situation at scenario is perfect na perfect yun. Para hindi mo na iiwan sa mga family members mo sa iba't ibang parte dito sa NCR. Para kukunin mo na lang, then aalis ka na lang ulit, di ba? Okay na option. Hi, Naiya Terminal 2. Let's go sa Terminal 3. Yay! Mahal pala ng Grab from Naiya Terminal 2 to 3, ano? So, parang 202 pesos. It's gabing-gabi na, 10:30 na ng gabi. And guys, yung flight ko kasi is 5 a.m. ng madaling araw. So, ang tagal-tagal kong tatama. Bye. So ngayon, iniisip ko, magpunta na lang muna tayo sa lounge. Then, kung merong chance, is parang gusto ko doon maligo. Kasi guys, syempre, kukuha ko ng extra nga shirt naman para makapag-refresh naman ako. Kasi guys, buong araw ko na itong suot sa Iloilo. Diyos ko, Lord! And feeling ko ito na si Kuya. Feeling ko siya na yun. Let's go! Ayun guys, so dito na ako ngayon sa Naiya Terminal 3. Ngayon, tignan natin itong mga nakalagay dito sa departures kung nandito na yung atin. Singapore. Okay na. Ayun guys, okay na. So ngayon, mag-check-in na tayo sa letter E. So tara doon sa E. Ayan. Dito yung E guys. So dito tayo mag-check-in. But ngayon, magbabayad muna tayo ng travel tax. So ang halaga ng travel tax is 1,620. Let's go. Ayan guys. So ito, kailangan to. So magbabayad kayo ng 1,620 ng travel tax. Every single tourist need yan. Tignan nyo, ngayon ko lang nakita yung price. So ang halaga pala ng baggage wrapping dito sa Naiya Terminal 3 is 180. Printing and photocopy also available. Nagaganap din sila. So guys, dun sa, from dun sa departures area, is pupunta kayo dun sa pinakibaba, which is sa arrivals area, which is sa first floor yon. So ngayon, ayan, papakita ko sa inyo. Dito yun guys, sa side na to. Like, tabi na mismo itong butter swap sa iba. Storage. So let's go! Claim na natin! Hey guys, so ngayon immigration counter na tayo. And guys, please make sure na in-scan nyo to at kailangan meron kayong e-travel, okay? So required yan. Pero hindi nahahanapin sa inyo kasi nasa system na nila yan. Okay guys, so nakalagpas na ako sa immigration. So as usual, wala na talaga tinanong sa akin. So pero sa inyo guys, if ever na first time traveler kayo at kung kinakailangan na kunyari may scenario na i-interviewin kayo ng mismo immigration officer. So guys, take note, ito yung mga kailangan nyo ready, mapa soft copy o hard copy. And guys, dapat kasi talaga isiyaan ma-present nyo kapag ka first time traveler kayo. Kasi meron tayong na kinausap ko yung mismo immigration officer na kapag ka ba first time traveler required, oo daw. Parang yun talaga yung kailangan nilang tanongin. Kaya guys, please make sure, soft copy, pwede na sa notes nyo, sa mismo cellphone nyo, o mismo nakaprint, pwede yun. So guys, ngayon, pumanik na tayo dun sa itaas. Mag-airport lounge na muna ako kasi ano, matagal pa eh. Alas 5 pa yung flight ko and it's already 11:35 PM pa lang, diba? So, try natin maligo. Sana pwede. So, andito tayo ngayon sa level 3. So, panik tayo sa airport lounge. Airline lounges. So, level 4 yun. Ang pinagdadasal ko lang ngayon is sana merong available na slot. Kasi guys, usually dun sa bags is it's either sarado kapag meron akong flight or walang available flat. Kasi guys, usually kapag kunyari isa kayo ay meron kayong perk sa credit card nyo, meron siyang parang limitation na number ng tao na makapasok. Ay yun guys, yung kasi ginagawa ko. Kasi meron akong card na pwedeng makapasok dito, which is yun yung BPI Visa signature if ever na gusto nyo tanongin at malaman. But meron din namang isa pang other option, which is yung magbabayad kayo ng 1,500 pesos per person per pasok dito sa airport lounge na to. Actually, meron na akong na video tungkol dito. And guys, pwedeng paki-check na lang yon. Kaya lang sa Terminal 1 yon. Pero same lang naman sila ng setup. Ganun at ganun lang din. Pero for me, parang mas maganda yung view doon sa Terminal 1. Ayan! Let's go! Kapagka nga naman minamalas ka guys, oo, alam niyo ba nag-cut off na sila? So hindi ko siya maaabutan. So guys, sinabing ganun, nagsasara na daw sila ng 12 midnight. Tapos nagbubukas sila ng 6 a.m.
Dito kaya sa Marhaba, pwede kaya dito. Ngayon, itry natin i-check if ever para meron tayong matambayan, di ba? Ngayon guys, try natin magtanong. Sarado na din guys. Sinabi cut off daw 11:30. Ba't ganun? Dati kasi yung pags is nagsasara siya ng 2 a.m. Tapos nagbubukas siya ng 5 a.m. Nag-shorten ng time, no? I mean, naghaba pa rin ng time na na-close sila. Ay, naku, sayang. Usually pa naman yung mga flight ko madaling araw. Ayan. So ngayon, hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi sarado na karamihan lahat ng shop dito. Ba't biglang nagbago? Kasi guys, di ba monthly naman ako nagpupunta dito. Hindi ganito yung nangyayari. Pero ngayon karamihan sarado. Like this one, sarado. Sarado lahat ang nasa taas. Ay, naku. Ayun. Ngayon naman, ang bukas naman is Starbucks. Minsan, hinahanap ko to. Ay, nung tinitignan ko kung bukas, laging sarado. Ngayon naman, hindi ko siya kailangan. Bukas naman. Galing. Okay. Let's make pasok. So guys, it's already 1:30 a.m. Gising pa din ako. Hindi pa rin ako nakakatulog. So, medyo matagal-tagal pa iintayin ko kasi yung mismong time ng aming flight ay 4 o'clock plus pa yung mismong boarding time. Buti na lang ha, buti na lang ang flight papunta sa Singapore is medyo matagal. Hindi ko sure kung 2 hours ba o 3 hours. Eh at least makakapagpahinga at makakatulog dyan kapag nandun ako sa aeroplano. Ayun guys, tignan nyo, it's already 1:24 a.m. And wala pa rin yung gate ko. Pakaaga po kasi nagpunta. Oh my god guys, 2:30 na. Wala pa rin kaming gate. Antok na ako, kailangan pa nang matulog. Diyos ko, Lord, wala pa ko naman dito sa Singapore. Pero kasi 4:10 o 4:40 naman yung boarding time namin. Grabe guys, ito yung pinakasabugan kong araw na nag-travel kasi wala talaga akong tulog. Like syempre, parang 2 days lang ako dito sa Singapore kasi yung ika-3rd day ko, pupunta na ako ng Malaysia. Kaya ganun. Kailangan ko na talaga guys, magpatulog sa aeroplano. Parang gusto naka-assign yung gate namin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. So, hanap na muna tayo ng maiinom. Actually, naghahanap ka ng free. Kaya meron kasi dito mga refilling station. Pero since kung wala pa rin ako mahahanap, bibili na lang ako guys. Hindi na ako maghahanap ng ikatitipid. Ganun. Diyos ko guys, bumili ko ng mogu-mogu. Kaya lang yung nakita ko na nagpabayad na ako. 100 pesos! 100 pesos yung ganito, na-stress ako. Kaya ngayon na lang, hayaan ko lang kasi wala ko magagawa. Okay na rin. Okay na rin pag ganito. So ngayon, upo na lang muna tayo, maghanap tayo ng may aircon. Para kahit paano is ma-rest ako. Alam mo yun, yung makaupo ako or something. Let's go. And guys, finally, ayun yung Singapore after long hours of waiting. Papasok na kami ngayon sa aeroplano. So ayun na yung plane namin. Okay. Very ready na ako guys, matulog. Antok na talaga ako. So pag-upo doon, hindi ko naiintayin ano pa man, matutulog na ako. Local time now is at 9:03 in the morning. There's no time difference between Manila and Singapore. Okay guys, finally, I'm back dito sa Changi International Airport, which is dito yun syempre sa Singapore. And guys, aside from mga basic requirements na sinabi ko sa inyo kanina at sa e-travel, guys, kailangan nyong mag-fill out ng Singapore arrival card. So yung link, ilalagay ko sa ibaba para if ever kapag kayo po ay pupunta dito, mas madali nyo yung magagawa. And actually guys, napakadali lang naman ang mga kailangan doon. Mga basic information lang from you. Tapos kung saan kayo mag-check-in ng hotel dito sa Singapore. Ayun guys, tignan yung automated clearance. Ayun, makikita nyo yung Philippines. So doon tayo sa parang automated na. Let's go. Kumbaga okay na doon sa hindi tao. Kaya lang guys, alam nyo, dito sa Singapore wala siyang tatak. Nakalimutan ko yung sticker or whatsoever. Pero share ko sa inyo later. Wow! Welcome to Changi Airport! Nakita ko na naman tong arrival part na to. Ganda yun! Let's go sa automated immigration lane! So guys, kakatapos ko lang sa immigration counter at napatunayan ko na ulit and sure na ako na wala talagang sticker or stamp kapag ka dun sa automated something. Pero yun kasi mas madali yun and mas wala nang tanungan nangyayari kasi usually kapag ka kumuot mga manual ka, eh syempre tanungin ka pa, saan ka tutuloy? Parang English syempre. Pero doon, wala na. So, yun nga lang, if ever na nangungalata kayo ng stamps or ng stickers, wala na pong ganun. So, ayan yung Terminal 4 Arrival Belt. So, dito tayo sa belt number 2. So, ngayon guys, dito tayo sa mismo baggage claim area. So, wala pa kasi dito sa side na to. So, tignan muna natin kung lumabas na ba o umikot-ikot na. Kasi guys, ay nag-CR ako.
And nakakatawa kasi may bitingin na yung CR nila dito. Dati kasi wala ako nakikita. Or kasi ngayon na lang ulit ako napunta dito sa Terminal 4. Kasi usually hindi ganitong terminal yung nasasakyan ko. I mean yung nalalapagan ko. So yun guys. Ayan! There's my maleta! Ngayon, iskulin na muna natin yung SIM card na in-avail natin via Club. So guys, sa Star Hub kasi yun. So yung link nasa ibaba if ever na gusto niyo bumili. So 357 pesos yung halaga ng SIM card na binili ko. So yun, if ever na interested kayo, andyan sa baba guys yung link. And also, you can use my code PaulIvan5OFF para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Walang minimum spend yan! Grabe guys! Yung katabi ko, viewer ko, buong site ako nitulog, nakakahiya. Okay, let's check na. Ayan guys, dito sa side na to nyo kukunin yung SIM card nyo pagka nag-avail kayo via Club. So yung StarHub dito, so 357 yun. Ayan o, StarHub SIM card redemption here. Dito yun guys, so Terminal 4. Okay, dito 32 SGT. Kapag bibili kayo ng SIM card, mas mura pa rin guys sa Club. So yung link ka sa ibaba. Ito guys, sa mga prices here, ayan. For longer validity, kunyari mahabay trip nyo. For short trips, ayan, prepaid top up. So ako ito lang. Pero yung sa Club guys, mas mura sa Club. Doon kayo bumili. If ever na wala kayong EZLink card, pwede kayo dito bumili. Yun yung ginagamit na pambayad sa MRT saka sa buses. So ayan guys, yung price. So if ever meron din ito sa Club, so yung link nasa ibaba if ever na interested kayo para mas madali at i-redeem nyo na lang. Kasi mas advisable kayo mga ganun. Kasi kapag kaganun, less usap. Kumbaga, kapakita nyo lang QR code nyo, alam na nila automatic. And guys, mas maganda gamitin nyo para hindi na kayo hulog ng hulog, para makakuha kayo ng mga parang ticket or parang pa nila. So no need, kailangan guys, if ever nakapag magko-commute kayo dito at hindi naman kayo magka-grab, is bumili kayo ng prepaid card. So ako, dalawa yung akin, papakita ko sa inyo later. Setup guys, ayan, for iPhone and Android. Ayan guys, so kanya-kanyang setup if ever. Ayan, tignan nyo, pinanggal ko dito. And pwede naman kayo manghiram ng SIM ejector door if ever, tulad nito. So lagay mo natin. So makita nyo, dalawa pa yung SIM card ko dito. Mayroon pa kayo itong Vietnam na SIM card at mayroon pa akong Singapore. Kasi guys, alam nyo na, napakadami natin pinupuntahan. And kasi nagpupunta tayo ng Vietnam after ng Malaysia. And after yung Singapore, pupunta tayong Malaysia. So... Okay guys, ngayon mag-withdraw naman tayo ng ating pocket money dito sa Singapore. So guys, alam nyo, ang budget ko dito is 5,000 pesos lang. O diba? Grabe, pag i-exchange ko yung aking budget, I mean, babawasan ko yung budget compared sa mga previous trips ko. Kasi guys, 3 days lang ako dito. So technically, parang 2 days lang. Kasi sa ika-3rd day ko is lilipat tayo sa Malaysia. So guys, dito ako nag-withdraw sa DBS. Dito sa DBS is pwede kayo mag-withdraw ng $10, ng $50, saka ng $100. So parang ang 5,000 pesos is $120 siya. So wala kasi nakalagay na ganun. So ang pangit naman kung $10 tapos dalawang kung isang $100 tapos isang $10. So guys, ngayon ang gagawin ko, siguro isang $100 tapos isang $50. So itry pa rin natin kung pwedeng mag-input ng desired amount natin. So guys, nakapag-withdraw na ako and successful siya and wala namang problemang nangyari. So ang winindo ko is 150 SGD tapos nakalagay dun sa resibo is merong access sa fee kung tawagin. Ang halaga niya is 5 SGD. So yun guys, ang kinlik ko is yung without conversion, yung kumbaga yung mismong dyan. And yung access sa fee lang yung binayaran kong extra. So guys, ito guys yung rate niya. So yun, if ever na mag-withdraw kayo, ito yung babayaran yung extra charges. So ayan, since nasa Terminal 4 tayo, so makita tayo dito, Bus 2, Terminal 1, or GWorld. Kasi guys, pupunta tayo dyan kasi masyadong maagay dating natin para makapaglibot na muna tayo sa airport. Kasi guys, itong terminal natin ngayon is Terminal 4. Wala tayong mapapala dito na magandang tourist attraction like GWorld. Yung meron mismo, meron pa water-water na fountain, ganun. So let's go. Ano nyo guys? Na-stress ako kasi ngayon pinaglagyan ko ng SIM card. Diba usually mayroon akong backup phone, which is yung Android phone. Lobat pala guys! Nung nandun ako sa hotel, nung nakaraang hotel ko, chinage ko yun. Pero hindi ko alam kung bakit siya nalobat. Hindi ko naman siya binubuksan. So yun guys, ang ginawa ko na lang, if ever guys, kapag wala pa rin talaga kayong internet connection, and mamaya syempre paglabas ko dito sa airport, wala na akong internet connection, is guys, mag-download kayo ng offline na map sa Google Maps. Pwedeng-pwede yun. Sakay na tayo dito muna, Bus 2, Terminal 1, and Jewel. Free yan guys, libre. Wala kayong babayaran. Oh my God, naiwan tayo. Sa next bus na lang tayo. Ayan, nakalagay naman dyan. Indicate guys na for Terminal 2 to saka MRT. Actually, pupunta din tayo dyan mamaya. Pero kasi, ang purpose muna natin ngayon is on Terminal 1 and Jewel. So yun yung shuttle papuntang Jewel. Tala, let's sakay. Ayan ang kanilang pa-shuttle service. Ayan, dito kayo mababa. Ayan yung Jewel. Ayan, ito yung itsuwer ng Jewel. Okay? Previously, sa mga punta ko dito sa Singapore, hindi ako nakakapaglibok dito sa mismong Changi Airport na Jewel. Yung parang may fountain tulad itong picture na to. Kasi guys, kapag ka, nagagahul ako sa oras and whatsoever, pero ngayon kasi, maaga akong dumating dito sa Singapore. At ngayon, itutour ko na muna kayo dito habang nag-iintay ako ng aking check-in time sa hotel. Ayan guys, sa end
entrance ng Jewel Changi Airport. Ganito ang sasalubong sa inyo. Okay, let's go inside. Ayan, makikita niyo meron itong Shake Shack. Tapos ito guys, may Apple Store. Unfortunately, hindi pa bukas yung mismong fountain. Kasi yun guys, oh. Ayun, nakikita niyo yung bibilog na yun. Yun yung parang merong tumutulong ganon. Pero tignan natin later kung pamaya-maya ay magbubukas. Ayan guys, so doon tayo pumasok. Tapos ito yung kanilang Apple Store. Dito merong Urban Revivo. Tapos may Muji dyan. So guys, ikutin na lang muna natin. Actually, nung una iniisip ko na itour kayo doon sa Apple Store. Pero kasi meron akong pinrepair na isang vlog content. I mean, pinrepair na isang vlog content. Na doon ko kayo itutour sa mismong flagship store dito sa Singapore ng Apple para guys mas maganda, diba? So i-hold na muna natin yung Apple Store na yan. And ngayon ang hinahanap ko ngayon is charging station kasi guys alang charge yung mismong phone ko, na-stress ako. Nagamit ko na yung power bank, nagamit ko na din yung ibang mga pwedeng pag-chargean. So kailangan ko na talaga na ngayon ng proper socket. So guys, nagtanong ako kung anong oras nag-o-open tong mismong fountain na yan kay Kuya. Sinabi nila 11 o'clock daw nagbubuka. So intayin na lang natin bago tayo umalis dito at magpunta sa hotel natin. Ngayon guys, iniisip ko kung kakain na ba ako dito or kung ano pa man. Kasi guys, wala akong magagawa. Kasi nagpapaubos lang din naman ako ng oras. But titignan ko dun sa bandang baba na side kung ano ang mga pwedeng makita dun. Kasi ang mga nandito usually parang mall lang siya talaga. May mga kainan, tapos meron mga bilihan ng phone, meron mga bilihan ng sapatos, and etc. And guys, naaalala ko dyan ako nag-picture before, pero hindi tayo dyan, hahanap tayo ng magandang spot. So ngayon, ayan, papakita ko lang sa inyo yung mga pwede nyo makita dito sa Jewel. Dito ba ako kumain dati? Oh, hindi dyan, pero guys, tiyo nyo, meron Adidas, may mga upuan here, kung saan pwede kayong tumambay habang naghihintay ng flight. Ah, guys, hindi yung favorite brand natin, New Balance. Pero syempre, hindi tayo mag-shopping dito ngayon. Aside from nagtitipid tayo, is guys, ang budget natin ngayon is pang tatlong bansa. So, kailangan nating mag-practical. Grabe, mali-mali na ako. Kasi super antok and pagod and etc. Ngayon, try nga natin sa concierge kung kita o ba? Kung saan merong charging station. Kasi wala na talagang charge yung mga camera at phone ko. Grabe, automatic pala yung concierge nila dito. Concierge? Concierge. I need to help. Ano yan? Help directions ba? Or whatsoever? Ito ba? Directions naman ang need girl. Okay guys, so 1 hour later, ayan, nakapag-charge na ako, na-charge ko na yung mga phone ko. At ngayon, pumunta na ulit tayo sa Jewel. So yan guys, yung Jewel. So doon tayo pupunta sa mismo vortex, kung tawagin nila, na meron niyang parang fountain na napakadami dun sa gitna na bilog. Ayan, actually naririnig ko na. 1, 2, 3, whoa! Ayun guys, nakikita nyo, ayun o. Sige, so pasok muna tayo dito. Christmas at Jewel, Alipay plus Jewel Chuchu. Let's come in! Ayan guys, so tignan nyo, di ba? Ang ganda. Pero alam nyo, mas maganda kapag sa taas kaysa dito sa ibaba. Mas maganda yung view. Wow, ang ganda guys! Tapos tignan nyo itong side na to, oh. Di ba? Ito yung mismo parang fountain or vortex. Dito talagang parang gubat guys yung style. Kaya talagang pagka nandito ako sa Singapore, ganyan talaga yung ma-visualize mo, ganyan yung feel mo na talagang parang napaka mahal na yung modern nature. Ganun level. Wow! Actually guys, first time ko lumapit dito sa side na to kasi hindi ako lumalapit talaga dyan. Laging nandun lang ako sa side doon or nasa taas na yan. But now, ayan na tayo. Wow! Ayan guys, actually ang bang. Parang meron siyang certain smell na parang, di ba sa spa, merong amoy na parang nakaka-relax. Meron siya, oh my god. Hindi ako nalagay dito, flash zone. Kasi dito guys, parang mararamdaman mo dito yung mga sprinkle ng water. Pero okay lang. At least, natural ko kayo dito sa side na to. Kasi hindi nga talaga ako nagpupunta dito. And tignan nyo mo, doon sa ibaba doon. Ayun, meron dong parang pasukan nila ng mga water. Hindi ko alam kung ano yun. But let's make ikot again. And let's check kung saan maganda mag-picture dito. At ipapakita ko yon sa inyong lahat. Yan! Ah, ito oh! Nakalagay talaga dito yung schedule. HSBC Rain Vortex operating hours Monday to Thursday 11 a.m. siya nagbubukas and 10 sarado. Tapos Friday and Sunday 10 a.m. bukas and 10 p.m. sarado. O diba? Okay guys, nararamdaman ko na dito sa side na to yung talagang mga splash. Like talaga nararamdaman ko yung tubig na pumupunta sa mukha ko. Dito pala sa side na to yun na feel.
Siguro kasi dito papunta yung hangin. Okay. Panik tayo sa taas. Okay, ito ho, Super Mario 5 Around the World at Jewel. So ngayon guys, papanik tayo sa taas and tignan natin. Ito yung kaninang pinuntahan nating Adidas, o diba? So hahanapin natin yung side dito kung maganda yung view. Ayan guys, look! Maganda-ganda din naman na yung view dito, pero siguro mas maganda kung sa itaas, no? Ayan, dyan ako dati nagpicture sa side na to, pero feeling ko hindi pa siya enough, panik pa tayo. Okay guys, so andito tayo sa taas na area. So, ito yung mga makikita nyo naman dito sa mismo Jewel side na to. So, mayroon dito mga restaurants. Ang galing, may robot, oh. Alam nyo guys, kaya ang hinahanap ko yung perfect na kainan. Para kasi nagugutom na ako. So, need ko na talagang kumain ngayon. So, maghanap tayo ng parang pasok sa taste ko. And guys, so ito, pa yung mga pwede nyo makita dito sa Jewel. So guys, oh, tingnan, may DJI dito. And actually, kabibili ko nga lang sa kanilang Osmo Pocket 3. Pero sa mga susunod na vlog ko pa gagamitin. And so, mag-elevator tayo guys. So, ito yung legend. So, meron dong Canopy Park, Cloud 9 Piazza. Ah, dito tayo sa level 2. Yung ba ibig sabihin nito? Kasi naka-highlight siya. So, panik tayo sa taas, guys. Try natin tong L4 tas L5. Ano mong L? Ah, L4 na pala to. So, doon na tayo muna sa L5. So, panik. Ayan, let's check it. Okay, guys. So, ganito yung itsura ng level 5. Ayan, hanggang na tayo sa pinakataas. Ayan, pakikita ko sa inyo kung ano mga possible niyong pwedeng makita dito. Ooh, ang taas, oh. And actually, ayan yung train, no? May train kasi sa loob ng mismong airport. Nagkoconnect sa mga terminals. Ganda! Ayan, guys. Oh, dito sa side na to, merong freeway ba yun? Pwede ka lang palatawag. Pwede kayo itong kumain, ganyan. So, check natin yung menu. Ayan, ito, mga set lunch. Tapos, ang pinakamura so far is 16. Tapos itong 18. Itong 18, kanina nakapag-compute ako, parang ang presyo niya is parang 700 plus. Ooh, so pwede to ah. Pwede to. Parang medyo type ko to. So, dito na lang tayo kumain guys sa Jewel bago tayo magpunta doon sa hotel. But, syempre, maghanap-hanap na muna tayo. Baka meron pa tayo magustuhang ibang restaurant. Ito, dito naman to sa canteen. Ayan, oh. 18, Sarawak Laksa. Parang mas type ko to Laksa, guys. Ay, 17, oh, super dry Laksa. Parang masarap siya. Teka. Ay, Rainforest Fried Rice. Parang masarap to. Wait, check natin. Ito, Headhunter Pansuset. $32. Ito, meron pa ba dito? Ito naman, Happy Hour. Ayan, oh. Then this one. Ayan, mga ganyan lang siya. So, doon. Meron pa pala doon sa side na yan. Check na rin natin. Guys, ang lamig dito sa park na to. If ever, kapag pupunta kayo dito sa Jewel Changi Airport, pwede nyo i-consider to, guys, ha? Ang lamig. Promise. Like, hindi siya ata aircon. Ang aircon, hindi ko alam, eh. Pero parang yung lamig niya, parang aircon, ganun. Doon na lang tayo, guys, sa medyo fried rice na nakita ko kanina. Kasi parang kinakailangan ko na talaga ng rice. Yung katawan ko kailangan na ng rice. So, i-consider natin laksa and yung rice or yung set meal na sa Japanese restaurant. Ayun o, tigan nyo. Madadaanan nyo to dito sa level 5. Ayun o, kapag ka naman madami kayong oras, pwede nyo i-consider to. Ito yung kinoconsider ko eh. Itong charcoal grilled chicken set. Set na siya, oh. Ganyan na itsura niya. Wait, try natin yung isa naman. Check natin. Ito yung mga option nila eh. Parang masarap tong Rainforest Fried Chicken, oh. Try ko na kaya. Parang masarap, guys. Teka. Pag-isipan ko. So, ayan guys. So, order na tayo. And ang aking naiisip at napupusuan itong Sarawak Teh Sea Special. So, 3-layer tea siya. Tapos, guys, itong Rainforest Fried Rice. So, $18. Actually, yung presyo niyan guys, madami nang mabibili doon sa mismo mga hawker center. Pero naalala ko na nandito na nga pala tayo ngayon sa Singapore, which is pricey talaga yung mga food dito. Then, ang pag-order sa kanila is via QR code. So, order na natin. So, $18 plus $10. So, $28. So, parang katumbas niya is $1,100 plus. So, ilalagay ko na ng conversion dito sa ibaba para maging aware kayo. Grabe. Ay, ang gastos talaga ako dito sa Singapore, guys. Buti na lang 3 days lang ako dito. Ayan, guys. Ang ating food, ang ating fried, Rainforest Fried Rice. Tapos, itong 3-layer na tea. So, guys, ito po ay $28. Pero, kasama yung tax and yung service charge nila is $33. So, ito yung screenshot ng binayaran ko. Grabe, guys. Ang mahal pala ng meal na to. Dapat sulitin at tanamin to. So, ngayon, kumain na tayo. So, try na natin kainin to kung sarap nga ba. And napakadaming dahon. Feeling ko napaka-healthy nito. Ang bango, Diyos ko Lord. And green na green, ha? Ang sarap. Pinirito siya. Worth it naman pala guys yung price niya. Mahal nga lang talaga. Ang sarap, Diyos ko Lord. Ang last niya guys, alam yung kangkong chips, pero hindi naman parang ganun na ganun. Pero parang ganun yung mararamdaman mo sa bibig. Tapos, medyo may alat siya na hindi maalat na maalat. Tapos, alam mo yung lasang gulay na nanunod pa din yung lasang itlog na lasang chow fan sa Chowking na Yang Chow na iba yung lasa na parang premium yung lasa kasi very greeny yung panlasa ganun.
Ito, tikman natin itong part na to. Ah, parang siyang speedball, guys. Ay, di! Yung broccoli na color white, cauliflower ba yan? Kung kala ko, speedball to. Napaka-healthy pala na kinakain natin ngayon. Kailangan natin ng lamin. So guys, ito. Ganitong presyo. Makakatatlong kain na to sa ano, sa Hawker Center. Hawker Center, yun yung tawag sa mga food court nila dito sa Singapore. Sadyang gusto ko lang mag-suggest sa inyo na pwede nyo kainan dito kasi nga ito nga ang team ng mismong video na to, which is Jewel Changi Airport. Tikman naman natin itong kanilang 3 level na tatlong level daw, siguro iba dito, iba din dito, tapos iba to. So haluin natin para mukhang matapang, ha? Ako pa naman yung acidic na tao. Sige, ay matapon, Diyos ko Lord, ay matapang guys, matapang nga na tea. Parang alam niya yung lasa ng Thai milk tea na authentic, or kung hindi man, kahit yung Thai milk tea sa Cha Time, mas matapang na ganun yung lasa niya. Nung hindi siya ganong matamis. Ah, may tamis! Dahil siguro nasa ilalim yung tamis niya, siguro yun yung pinaka-rot base. Pwede na guys, kaya lang parang for me, for $10 ang mahal niya. Pero ito guys, type ko. Trip na trip ko to. I highly recommend if ever na pupunta kayo dito. Ay, meron pang mushroom, oh. Ang sarap. Lord, Diyos ko, Lord. Kapain na muna ako, ba? Ayan, guys. Since tumawid na tayo sa Terminal 1, pupunta naman tayo dito. Train to City. So, MRT station kasi nasa Terminal 2. Let's go. Ayan, guys. Sky train to Terminal 2. Kaya nakalagay. Next sky train within 2 minutes. Ayan. So, pagbaba natin doon sa mismong platform, guys. Sundan lang natin yung sign na to. Train to City. So, doon tayo sasakay sa Changi Airport MRT Station. Then yung hotel kasi natin located sa Lavender MRT Station near doon sa station na yan. So hindi na tayo aalis sa line, green line lang din yun. So ayan, let's go. Ayan, just follow the signs. Alam nyo guys, ang maganda dito, ngayon kasi yung punta ko ngayon is nag-train ako going to city. Then yung previous punta ko na may vlog ako, napakadami sa Singapore, i-check nyo na lang yung playlist na to. So yung ginawa ko naman nun is nag-book naman ako ng airport pick up sa Klook. So if ever kung gusto niyo mag-book para hindi na-hassle tulad ng ginagawa ko ngayon, is i-click niyo na lang yung link sa baba and input niyo lang doon Changi International Airport, then yung address ng inyong hotel. Ayan! So ito na yung Changi Airport na MRT station. So tara na, punta tayo doon sa may elevator kasi meron tayong maletang dala para hindi tayo mahirapan. Kasi guys, mas advisable kapag ka mag-elevator kayo, kapag ka mag-MRT kayo dito. Kasi super bilis. Yung speed ng escalator dito, ang bilis. Tignan niyo. Nakita niyo? Ang bilis. Mamaya, mahulog ako. So ayan guys, so andito tayo. So ngayon, pupunta tayo sa MRT na floor. So dun yun sa pinakamaba. First train nila guys is 5:31 AM. Then yung last train naman nila is 12:06 AM. Ayan, so let's go. Plus, para hindi kayo mahirapan, if ever pupunta kayo sa Singapore, install nyo na application na to, Explore Singapore, yung main niya, para mas madali mo manavigate yung mga lugar. Oh, tignan nyo sa line na to guys, meron nyo dito DBS na ATM. And if ever na gusto nyo ng orange juice, meron dito niya. Tapos, itong EZLink card, ito yung tinutukoy ko. So ito, meron akong dating EZLink card na hanggang ngayon tinatago ko. So pwede pa ito gamitin. And guys, kaya dalawa yan. Akala ko na iwalay isa, kaya nung pumunta ako, bumili ulit ako. So ito, if ever na wala kayong ganito, i-click nyo lang yung link sa ibaba kasi meron ito sa Klook para napakabilis nyo na makukuha. Hindi na kayo makikipag-usap. Plus, meron pa siyang credits na nasa loob. If ever na sa Klook kayo bibili, yung link nasa baba. Ngayon, i-check natin kung magkano yung laman nito kasi for sure, meron pa tong laman eh. And tignan natin kapag ka, kung ano yung mas marami, yun yung gagamitin natin ngayon. Ang pag-check guys, ilalagay nyo lang na ganyan. So, oh ito meron pa tong $3.98. Tapos check naman natin tong isa. Oh, ito namang isa mayroong $4.61. So, ito yung mga fares. Ayan, as you can see, karamihan dito sa Green Line is puro $1 lang yung mga malalapit. Ah, pinakamahal pala nila is $2.26. So, ayan. So, medyo pwede pa natin gamitin tikisa to. So, titignan na lang natin. And mamaya na lang ako magpapaload if ever na maubusan ako. Kasi guys, syempre, 2 days nga lang ako dito. So, imamaximize ko yung halaga para naman hindi masayang yung ipapaload ko. Pero if ever, okay lang din naman na mag-load kayo ng madami. Kasi ito guys, pwede nyo itong gamitin pambayad sa mga 7-Eleven, sa mga McDonald's, ganon. Plus, if ever guys, kung natatakot kayo, merong ditong system map, ayan, meron kayong magiging guide. Pero kaya nga sinasabi ko sa inyo na install yung application na Explore Singapore para hindi nyo na need yan tignan lagi. Guys, ito nga pala yung sinasabi ko, ito yung meron ako EZLink card. So, kung wala kayong EZLink card, pwede naman kayo magbayad guys ng Visa, credit card, debit card, Google Pay, or Apple Pay, or kung one day lang naman kayo, 2 days, or 3 days, pwede na lang kayo maganito, mag-Singapore Tourist Pass, o diba? And guys, oh dito, pwede kayo bumili dito ng mga EZLink card, oh. Ang daming design, merong parang yung sa Toy Story. And guys, nakalagay ba yung price kung magkano? Walang nakalagay na price guys eh, but ito oh, merong mga ganyan, diba? If ever that you want. Ah, ayan, oh, merong $8 yung
yung Trio Alien. Tapos, ayan, oh, itong Rex, oh, merong mga ganun, guys. $8 pala each. Oh, if ever, kung interested kayo na dito bumili, ayan, meron ganyan. Okay, ayan na yung train. So, guys, para hindi kayo malito, so, yung sasakyan ko sila, ilalagay ko dito. So, sa Changi Airport, then, doon kayo sa Tana Mera, dihinto, then yun kasi parang merong separate line yung pa-airport, tapos yun doon sa Pasigi. So, nilipad kayo ng ibang train, pero doon lang din sa Green Line, papunta sa Lavender MRT. And guys, so from doon sa mismong train na yun, is lilipat tayo dito sa kabilang line kasi ito yung papunta sa city, ayan, as you can see. And same line lang siya, ewan ko kung bakit parang magkaiba pa yung mismong line doon sa airport, papunta doon sa city, so yun lang din. So guys, from here sa Lavender Station, mag-exit tayo sa exit A kasi doon malapit yung hotel ko, which is ang Aliwal Park Hotel. Okay guys, naglalakad na tayo ngayon dito sa exit A. And alam nyo guys, doon sa mismong V Hotel na yan, dyan ako before dumadaan kasi yung hotel ko dati, yung Hotel Snow Lavender sa side na yan. So dito pala sa kabilang side yung Aliwal Park Hotel. So talaga yung pinakaayoka sa lahat eh kapag naglalakad ka na napakalaking maleta tapos ayaw mo mag-grab or whatsoever. Ang hassle, no? Alam nyo guys, malapit lang naman yung hotel ko. Ang nagpapahassle lang sa akin is mabigat nga itong dala ko. Pero if ever kapag kalalakarin nyo, is okay lang naman. Medyo malapit-lapit siya. Hindi naman tulad ng mga ibang hotels na kunyari. Kapag ka sa mga cheapest hotel at nagsasearch kayo sa Klook, makikita nyo mga nasa around Geylang, malalayo yun guys. Pero ito, medyo malapit naman na siya. At sadyang pinagpapawisin lang ako kasi mainitin akong tao. Ayun guys, nakikita ko na yung hotel. Pagod ako. Ayan, sa Aliwal Park Hotel. Grabe naman kasi napakabikit naman kasi doon maliit ako, higit 30 kilos. Finally guys, nakita ko din tong Aliwal Park Hotel. So guys, hotel and room tour sa susunod na video na lang, okay? So ngayon, isa mag-check-in na muna ako para makapag-rest ako at makaligo.